Inulit at nilinaw nga na naman neto ni Damian Lillard ang kanyang commitment sa team ng Portland Trail Blazers. Sabi niya, "I want to win as a Trail Blazer. I want to win a championship where I am. I don't think I would feel the same joy and happiness if I did it elsewhere." Alam naman na siguro natin na ayaw talagang umalis neto ni Lillard sa kanyang team. Alang beses niya na rin pinaulit-ulit yan sa mga podcast at kanyang mga interview. At ngayon mga idol, pinapaalala niya nga yata muli sa atin, sa mga Blazers fans, na hindi ako aalis. Maganda na makita na in today's NBA may ganito pang klaseng player yung sobrang loyal sa anilang team. Lillard at pati na rin si Bradley Beal. Dati ay maraming ang ganito pero sa ngayon ay bihira na nga lang. Gusto nga nila na manalo ng championship kaya nga nag-chase sila sa ibang team. So kudos kay Damian Lillard sa pananatiling loyal sa Blazers kahit nga hindi siya makahanap ng success in terms of winning championships. Pero sa ating next balita ay pag-usapan nga natin ang na-leak na jersey ng team ng Phoenix Suns next season. Tinawag nga na basura ito ng maraming NBA fans. Napakalayo nga daw sa team ng Phoenix Suns. Parang hindi nire-representa ang team ng Phoenix, ang lugar ng Phoenix. Para nga daw okay si Thunder na jersey. Saan nga ba daw makikita dito sa jersey ito ang pagre-representa sa team ng Phoenix Suns bukod sa logo? Yung colors daw ay way off sa team colors ng team ng Phoenix. Kaya nga ang tanong ng maraming NBA fans, bakit nga ba daw ganito ang mga design ng Nike? Sobrang simple, wala nga daw angas. Pero kung kayo nga ang tatanungin, ano bang masasabi nyo dito sa na-leak na jersey nga daw ng team ng Phoenix Suns? Pero para na nga sa ating panghuling balita, itong si Russell Westbrook pinaliwanag nga kung ano ba talaga ang nangyari, ang katotohanan sa viral video clip niya nga. Panoorin muna natin ito. At meron pa nga rin isang lumabas na video clip neto ni Westbrook nung intro ng mga Lakers player na parang iwas nga daw itong si Westbrook sa kanyang team. Pero sa pagpapaliwanag nga ni Russell Westbrook ngayong araw, sinabi niya na kinat nga daw yung mga videong yon para palabasin na hindi siya interesado sa huddle ng Lakers. Yung kay Patrick Beverly nga daw ay kinakausap niya ang mga coaches tungkol sa kanyang pagkakamali. Kaso nga ay kinat nga daw yon at pinalabas na ayaw niya, hindi siya interesado sa sinasabi ni Beverly. At ito nga ang talagang full clip dyan. Talagang nakikipag-usap itong si Russell Westbrook sa mga coaches ng Lakers at hindi niya nga ito napansin. At si Patrick Beverly din ay nagsalita na. Sinabi niya na everything's great nga daw. I sit on a plane. He's right next to me. Pagpapatungkol kay Westbrook. We get on the road. We hang out together. In good terms, itong dalawang point guard ng Lakers. At mukhang nahuloko tayo ng NBA media. Kasama na nga rin ako doon mga idol kaya pasensya na kung mali ang aking nasabi doon. Pero maganda nga nilinaw na ni Russell Westbrook ngayon dahil mahirap nga na patuloy na maloko nga tayo ng mga nagpo-post ng fake news.